important na nopikta ng Rule 1050 sa career opportunity natin being safety officer, na yan yung pag-uusapan natin. Okay, yung tinatawag na Rule 1050. Okay, notification and keeping record of accident and occupational illnesses, which is makikita mo rin yan sa ano, sa makikita natin yan sa OSHA standard. Okay, ano yung notification? Sabi dito sa rule 1050, 1053.1.01 is yung all work accident or occupational illnesses resulting in disabling injury, condition, or dangerous occurrence shall be reported by the employer to the regional labor office. Ibig sabihin, si top management nyo, si company nyo, dapat well-reported siya. Alam nila, okay, alam nila ano yung mga kailangan natin na i-report natin. Ano ba yung WIR? Ano ba yung annual report? Ano ba yung mga attachment needed by Department of Labor and Employment? And ano ba yung mga kailangan natin being career opportunity sa being safety natin? Ito po yung isa sa mga proof of evidence na magsasabi na pine-perform natin. Ayan. Okay, pine-perform natin yung trabaho natin being safety officer. That's why, di ba, sinasabi natin, isa ito as a accident incident investigation, which is previous naman natin, diniscuss na rin naman natin, ano yung mga kailangan natin. So, please, makitandaan po, no, isa yung sa mga natin, standard base natin, no, okay? Ano yung employer's work accident illnesses report na kailangan natin i-submit. Okay, pakitandaan po. Okay? Downloadable naman po 'to. Yung DOLE, BWC OHSD, no? /IP/6. Yan po yung sinasabi natin na reporting, which is makikita niyo yan pag dinownload niyo employer's work accident or illnesses report. So, ibig sabihin, kapag po inattach nyo po siya at inano natin, okay? Sir, ilan po ba yung gagawin kong reporting na ipapasa ko sa DOLE? Okay, ang DOLE, ay ang gagawin mo, magagawa ka ng 2 copies. Okay, 2 copies shall be submitted. Okay, shall be submitted ng employer natin before 20th day of the month following the date of the occurrence of the accident. Okay, tandaan natin, no? Ang reporting natin, may mga dangerous occurrences tayo, may mga accident incident case tayo, dapat alam natin ano ba ang dapat nating nire-report kapag 28th of the month. Ito po ba yung mga anong klaseng accident? Fatal po ba to o first aid cases ba to? Okay, pantandaan natin. Makikita nyo sa DOLE BWC form na andyan po yung name ng establishment, na andyan yung address, na andyan yung name ng victim. Okay, ng patient o nung ano natin, number of employees, lagi natin tatandaan yan, no? Ano po natin, no? Sabihin na ano natin, pakitandaan natin. O i-attach na lang natin dito na sinasabi natin na na yung BWC form na yan o DOLE BWC form na yan is dapat alam natin din yung mga attachment at ano. At huwag nating ililib ng blank. Okay, huwag nating ililib ng blank yan, no? Bakit? Kasi pag nilib natin ng blank yung mga ano, yung BWC, ibabalik sa inyo. So, kailangan na andan yung injured person, name of establishment, yung accident or illnesses na reported natin. Okay? Pakitandaan po yan. At dapat nakasign po dyan yung investigator party natin and then syempre the top management natin. Okay? Nakakaintindihan. Yung po yung sinasabi natin na proof of evidence doon sa WIR. 2 copies po ah, ang natin. At 1 copies sa atin i-receive ng DOLE yung isa, tapos ibibigay sa atin yung receiving. Ngayon, pwede natin itong i-xerox, i-scan, tapos bigyan natin yung top management as a record for posted po ni, ano po, ni HR. Okay, nakakaintindihan po doon. So, ano pa yung isang i-re-report natin kapag meron po tayo? Based on the Department Order Number 13, ha? Department Order Number 13, we need to submit monthly.
monthly. Makikita natin yan sa different section natin sa ano natin, DO13 and OSH standard po natin. So, siyempre, dito sa monthly natin, isa po yung attachment is the WIRR. So, makikita mo rin doon sa monthly na nire-report natin, kailangan mo rin isubmit yung mga safety inspection mo. Okay? Ano yung mga safety inspection requirements ng company? Sabi niya, wala naman pong for, ano yun, standard for the safety inspection. Ano yung ginagamit nyo? Pwede nyo pong, ano, kasi kung may gumagamit kayo ng hazard identification, is pwede po yun. Okay? Basta po, meron pang mga proof of evidence, okay, ng monthly report na sinasubmit. Ano pa yan? Yung mga minutes of the meeting natin. Okay? Yan yung mga MOM. Kailangan, i-attach mo rin yan yung mga requirements natin. Okay? So, nandun na tayo sa monthly report. Nandun na tayo sa, natin, based on notification and keeping record natin, kailangan, isubmit din natin yung annual report. Kailan daw sinasubmit ng annual report? Submitted on before. Okay? On or. On or. Before 20th day of January. Okay? Of the following year. Ano ibig sabihin? Kung ngayon tayo ay kunyari ay 2021, 2020. Kung 2020 ka gumawa, 2021 mo papasa ng January. Ngayong 2021, 2022 mo ipapasa. January 2021, January to December 2021 as a record, it's ipapasa mo siya ng January 2022. Okay? Ano yung mga kailangan nating ano, nakalagay diyan? Name of the establishment doon sa annual report natin, BWC form din po. Okay, IP. Okay? Na sinasabing doon po sa DOLE, BWC, OHSD, IP6B. Okay? Yan naman. 6B. Small letter. Hanapin nyo. I-research mo. Downloadable naman po yan. Ano yung mga annual work incident report natin, name of nature of business, addresses po. No? Nang do. Yan. And then, exposure. Okay? Exposure data. Nandiyan po yan. Exposure data reporting. That's why sinasabi nga natin, being safety officer, dapat may mga data report ka. Okay? Man hours mo, yung mga accident, incident cases na nangyari sa site mo. Yan po yung mga data report exposure natin. Number of employees natin. Paano mo malalaman yan? Pwede kay HR, hingin natin na ilan ba yung more workers natin. Total work days natin. That's why sinasabi natin, we have no need to ano to report that. Okay? Yung mga ano natin. Yung kaya nga tayo may daily, ano, hinihingi ni timekeeper. Okay? Daily workers. Tapos, ina-update natin yung man hour because of this. Kesa ka maglo-locate ka ng ano, ng mga reporting mo, late na. Okay? Yan yung sinasabi natin. We need to support that na ano sinasabi natin, na alam natin doon sa annual report. Sir, kailangan ko pala lagay. Bakit? Kasi may annual report ako as a requirement. Yun yung mga sinasabi natin. We need to be proactive. Okay, kaysa maging reactive ka doon sa reporting requirements. So, total all this evening injury na andyan po, ilalagay mo based on your January to December reporting doon sa ano mo, sa mga accident incident report mo. Isa lang po ang sinasabi natin, don't leave it blank. Kapag wala, hindi applicable, lagay mo NA. Kapag wala, none. Yan po yung sinasabi natin. Sabi nga natin, we need to identify that. We need to report that. Ano yung mga frequent rate mo? Okay, frequency. Okay, frequency. Okay, frequency. Okay, frequency reporting natin. Na kailangan natin, frequently report mo, ano yung severity report mo, rate mo doon natin. Okay, makikita natin. And also, di ba, yung mga tinatawag natin, nandyan yung 1 million man hour natin, kung paano natin pipi, 1 million man hour times frequency rate, okay, divided by workers exposure natin, o yung man hour natin, nandyan, severity rate, times 1 million,
divided by ano total exposure man hour natin o yung man hour natin. Okay, yun po yung ano natin. That's why we need to be proactive. Huwag tayo mapagod kung may mga kailangan requirements o may kailangan reporting requirements po. No, being safety, we need to ano to report that to our Dole Regional Office, okay, ng top management ng anuman natin. Okay, for identification na ano na pini-perform natin yung trabaho natin. Okay? Sabi nga natin, no, dapat alam natin 'yan, yung mga frequency rate, severity rate. Ano, sabi nga sir, hindi naman ganun kadali. Yes, we know na hindi ganun kadali 'yan. Pero sabi nga natin, we need to perform. Okay, by ano, may proactive natin sa workplace natin to identify ano yung mga requirements. Based on Rule 1050, marami po siya. Okay, may mga computation pa na ano si safety na dapat maintindihan natin in our workplace at dapat maunawaan natin ano yung mga requirements needed. Okay, hindi ko sinasabi na, uy, ganito lang. Hindi po. Okay, wala po tayo sinasabi niyan. Sinasabi lang natin sa mga safety officer natin, we need to perform. Kung gusto natin, mahal natin yung profession natin, ito na nagpapakain sa atin, ito na yung bread and butter natin, we need to perform to love our job. No? And then, doon natin makikita na ano, kung mahal mo trabaho natin, mahal mo trabaho mo, is na perform mo siya unti-unti kahit paano. Okay, sabi nga natin, wala namang perfecto. Wala namang perfecto sa pagiging safety officer. But sabi nga natin, we need to identify that. Okay, we need yung mga frequency rate, severity rate, no, yung tinatawag na frequency rate, katulad na sinabi natin kanina, na ano, number of disabling injury per the frequency rate times 1 million divided by total exposure man hour na employee man hour natin. Okay, yung nandun yung computation natin, yung sample natin, mag-ano tayo ng sample, kunyari 200 or 100 or 300 man hour yung nandun mo, i-compute mo siya. Okay, for that. Okay, sabi nga natin, frequency rate times 1 million divided by man hour. Okay, yan po yun natin. And also, kung ilan yung disabling injury, focusing for frequency rate, ilan yung frequency rate. Disabling injury, sorry. So, ano yung magiging ano expose ano niya total niya and what is the severity rate, okay, yan yung total day loss ng nangyaring aksidente times 1 million divided by man hour. Sa man hour natin kung ano exposure, total employee hours exposure, kunyari sila nila 100,000 ba yung man hour nyo ngayon o last month 200 o last ano natin is 300, yan po yung mga kukompute natin. That's why yan yung lalabas sa severity rate natin sa company. Yan po yung ipapasa natin sa Dole Regional Office po para malaman na nila na napine-perform natin. Isa yan sa mga proof of evidence po. Guys, no, being safety officer, yan yung isa career opportunity na kailangan nating i-perform ng maganda or maayos po. Okay? Katulad na sinabi natin, doon sa WIRR, Annual Work Incident Report, don't leave it blank. Pag hindi natin alam, pwede natin lagay ng none, pwede tayong magtanong, or pwede tayong magpa-assist sa HR natin. Because some of needed, no, na ano dyan isulat is from HR, from admin, or from the top management reporting. Okay, basta sabi nga natin, pene-perform po natin, yung po yung proof of evidence natin. Kakaintindihan? Kasama pa pala, ulitin ko, yung RHSO. Okay, ipapasa po natin yan sa annual report po natin. No, as a part of ano natin, annual report, nandun naman po, makikita naman natin sa dollar requirements or sa OSH standard, ano yung mga kailangan nating i-report. Okay? For that, ano natin, it's unti-unti, makikita natin na nag-improve yung ano natin, career opportunity and being sa safety officer. Okay? Any question for that? No? Please don't hesitate. No, lang po. Magtanong. Maraming salamat. Yun na lang po ang aking basic fundamental idea.